Kapag nagpatalo ka dun sa mga worries mo na hindi pa nangyayari, pero kung kagaya ko kayo, hindi pa nangyayari, inaalala ko na. Masa-stress ka lang ng bongga! Welcome sa inyong lahat, dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris, at ito ang aming simple life. Nood na comment down below, we share and like this video. Mami Chris ninyo, hindi nalatang walang ligo pa. Oo, mamaya pa tayo maliligo kasi marami pa tayong gagawin. Anyway, maniniwala ba kayo na that routine took me less than 10 minutes lang? Do you want me to do a vlog na walang editing? Yung just the entire routine. Hindi rin ako magsasalita para mag-cash siya sa less than 10 minute mark, di ba? So, ayun, I'm just so happy na ang bilis natin, nakapag-ayos at fresh-fresh na tayo ulit. Ready to face the day! So, bakit nga ba pusturang-pustura si Mami Chris nyo ngayong umaga? Actually, wala naman talaga tayong pupuntahan. Dito lang tayo sa bahay. Nakadress lang ako na ganito habang titiklop ng mga bagong labang damit. At wala lang, gusto ko lang talagang maramdaman na maganda ako ngayong umaga. I feel and look attractive, not only for myself, but also for my husband. At saka ayoko nang intayin yung mga special occasion na yan para isuot ko yung alahas ko, isuot ko yung very, very flowy ko na dress na on sale ko na bili. Ayan. Kasi para sa akin, just simply being alive is a special occasion itself. O, diba? At saka, ano, wala, maluluma lang. Hindi ko masusulit yung mga bagay na meron ako kung hindi ko sila gagamitin araw-araw. So, hayaan natin sila malaspag. At least, na-enjoy ko sila habang buhay pa ako. O, diba? Yung mga ganung realization tayo. Sabi nga dito sa magandang quote na nabasa ko sa Pinterest, live your life. Take chances. Be crazy. Don't wait because right now is the oldest you've been and the youngest you'll ever be again. Kaya ito ako ngayon, nag-feeling dalaga habang nagtitigil namin. Ay, nakakaloka.
Alam nyo, ito yung mga simple realizations ni Mami Chris ninyo since the pandemic happened about 2 years ago. Ayan. Akala ko after a year or two, wala na masyadong stress na hatid sa atin ng pandemic. Pero hanggang ngayon, di ba, meron pa rin, aminin natin. Ano pa rin yung tinatawag dito? Yung pag-aalala, pag-aagam-agam. Tama ba, love? Agam-agam is the term. Oo. Pero syempre, kapag nagpatalo ka dun sa mga worries mo na hindi pa nangyayari, pero kung kagaya ko kayo, hindi pa nangyayari, inaalala ko na, masistress ka lang ng bongga. Parang tinuruan ko actually yung sarili ko na to manage my stress levels. Na kailangan medyo meron tayong tinatawag na stress management. Kasi kung hindi, siguro mabubuang na ng sobra si Mami Chris ninyo sa mga pagsubok na dumating. Talagang tinuruan ko yung sarili ko na i-focus yung aking mga resources and attention sa mga bagay that will keep my peace at peace. Tama ba? O basta yung magkaroon ako ng peace of mind sa araw-araw. Malaking bagay sa amin ni Daddy Justin yun nung napakunahan lang kaming dalawa. Kasi parang nabigyan kami ng confidence na mataas yung chances of survival namin during these times na nakaloka. At maliban pa doon, meron na kaming health card sa pamilya. Yes! Si Mami Chris ninyo, finally nakahanap na ako ng mapagkakatiwalaan ko pagdating sa mga bagay na ganito. Hindi ko alam if pinofollow nyo ako sa mga rants ko at saka sa mga questions na tinatanong ko sa Instagram. Madalas ko kayong tanongin ano yung health card ninyo, ano yung mga paraan ninyo para to protect your family or yourselves being the breadwinner, ganyan. So ayun, marami nag-suggest sa akin ng MaxiCare. Kaya nga, nung nalaman ko na si MaxiCare, meron silang product na tinatawag na E-Ready. Teka, pause muna natin itong tiklupan. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng card. Ayan, lagi yun nandito sa wallet ko kasi syempre hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari in the future. Pwedeng positive, pwedeng negative, pero at least we know na pwede tayong maging ready. Tapos ganito yung itsura ng card. Ayan, ganyan. At alam nyo ba na itong si MaxiCare E-Ready Advance is the first prepaid emergency health card. Talagang pinrioritize namin ni Daddy Justin na magkaroon kami ng health card sa pamilya. Kasi paraan na rin to para maiprepare namin yung aming mga sarili sa mga emergency situation. As a mom, we have to juggle so many different things. And yung trabaho, hindi talaga yan natatapos. Nakakaloka! Pero alam nyo ba na ako yung tipo ng nanay na ang hilig kong isipin yung hindi lang para sa ngayon. Iniisip ko rin yung para bukas, yung para sa future. Alam ko, hindi ako nag-iisa. Ganun ka din, di ba? Kaya talaga sanay tayo na lahat pinaplano, lahat covered. Kaya pagdating din sa health ng aking pamilya, E-Ready Advance mag-isip si Mami Chris. MaxiCare E-Ready Advance ako, pati pamilya ko. With MaxiCare E-Ready Advance card, kampante ako at ang aking pamilya na kung ano-ano man ang mangyari at ma-emergency tayo, meron akong emergency room coverage na up to 50,000 pesos. This includes yung confinement sa regular private room at any MaxiCare-affiliated hospital nationwide. Kung iisipin, di ba, wise na maging E-Ready Advance everyday? So mga kananay, kung interesado kayo, pwede pala kayong bumili nito sa Lazada or sa Shopee. Tapos meron din ako ilalagay na direct link doon sa description box sa baba. MaxiCare.com.ph. Ilalagay ko yung link doon sa description box ha, at saka you're seeing it now on your screens. And follow MaxiCare Healthcare for more information. You have to keep yourself awake, okay? No sleeping. Medyo natataranta si Mami Chris. Kasi hindi ako sanay na nagkakasakit si Liam. Kaya kita nyo naman, no? Pagka tapos ng mga gawaing bahay, bigla kami sumugod ni Daddy Justin. Papunta kami emergency room kasi nung nagpunta kami sa doktor niya dun sa kanto, sinabi ko yung mga nangyaring sintomas sa kanya. Sabi, mas maganda sa ospital na kami dumiretso. And wala namang problema kung sa ospital kami didiretso. Kasi mas gusto ko na lang na magbayad at saka mali yung mga atag ito yung kutob. kaysa naman tumama ako, pero okay lang yun, nak, ha? You stay awake, okay? Medyo nanamlay ang baby natin. Almost there. 5 minutes away.
Our estimated arrival is 10:15. It's 10:11. Okay, stay awake now. You have to stay awake. Okay, nasukan na si Liam. Ang dami, lahat na kinain niya, sinuka niya. It's okay. It's okay. Nasa loob na tayo ng emergency. Nasa East kami ngayon. Nahatig na siya ng doktor. Tapos ngayon isuswero. At saka sabi, parang hindi naman food poisoning. Parang hindi naman siya nakainom ng battery o nakalunok ng battery. So ito si Liam. Medyo may suka na si mami. Nasukahan niya ako kanina pero okay lang. Stay daw kami dito mga 4-5 hours. Ganon. Depende. Let's go back to the house. Okay. Let's check first your superpowers. Check ni Doc. Tapos titingnan ni Doctor if you're strong and if your muscles are big. And then we can go home, okay? Oh. Na rin ang paracetamol yung kanyang swero. So, nakadalawang tusok tayo kasi masyado maliit yung vein niya. Pero, buti na lang yung isa na ilagay na. So, ngayon napapahinga siya. Bumalik na rin ng konti yung kulay ng labi niya. Kanina talaga, doon ako nataranta nung nakita ko na nakita ko dati yung kulay ng labi niya. As in, oo. Tapos, ang labig-labig ng mga dulo ng daliri. Kaya, ayun. Ito may mga i-fill out lang tayo kasi kailangan ni Liam na mapa RT-PCR. So, that's that. Pinakot natin kung magkano yung magagastos kung cash babayaran. So, ayan, halos 13,000 pesos. Tingnan natin magkano yung mamiminus dahil meron tayong MaxiCare E-Ready Advance Card. PD 권한이야. 살아있어야 PD 하겠지?